Hello mga ka-mekaniko. Magbigay tayo ng kunting kaalaman sa aking munting tahanan. Ilunggo mekaniko. Ito ay gumawa lang ako nito ng mga basic information kasi halos lahat ngayon online class. Tsaka ginawa kong Tagalog para at least mas madali maintindihan ng mga estudyante tsaka mga baguhan na mekaniko ng mga basic information about diesel fuel system sa mga inline pump. Okay, ano muna natin, i-familiarize muna natin yung bawat parts. Ito yung fuel tank, yung mayroong dalawang fuel filter tayo, yung primary at saka secondary. Yung primary natin, ito yung makikita nyo palagi sa primary fuel system, fuel filter. Ito yung ano siya, may drain plug para sa tubig. Makikita nyo lagi yan sa may primary, may yung drain plug lagi. Minsan may makita kayong wire, yun yung sensor para sa tubig, kasi pag may tubig iilaw dun sa dashboard, may tubig sa system nyo, nandun yun, kailangan nyo i-drain may tubig. Ang pangalawa natin, ito yung secondary, yun puro diesel na yung ano dyan, kailan malaman yung kagad kung may tubig sa primary pa lang, kaya puro diesel talaga dyan sa secondary fuel filter. Ang pangatlo natin, ito yung fuel pump, inline fuel pump. Ang pangatlo, bali mayroong ano siya, pet pump. Yun yung feed pump, mayroong feed hand pump dito sa taas, tapos yung ano nya, naka top. Pag umantar na yung makina, siya mismo yung magpapump na naka engage sa may camshaft ng injection pump, para yung habang umantar yung makina, may sarili na siyang bomba. Okay, feed pump, yan yung magsusupply para sa dito sa fuel gallery sa injection pump. Okay, tapos mayroong timing gear sa harap ng injection pump, tapos may mga delivery valve na dito sa taas. Okay, yung governor dito sa likod. Ito yung injector natin, 6 na piraso. Igawa natin ngayon ng linya. Ito mas madali lang naman maghanap ng trouble ng isang diesel na makina, lalo na itong inline pump. Mas madali lang siya hanapin yung trouble pag hindi ayaw mandar yung isang makina na ang injection pump inline. Mas madali. First, titingnan natin itong linya, kaya yung linya papunta sa injection pump. First, dito ito yung N, hihigop papunta dito sa primary filter. Okay, pahigop. Ibig sabihin, may makikita may strainer dito sa ilalim, sa yung ibang mga tangke may strainer dito bago pumasok sa may strainer bago pumasok na sa primary filter. Okay, yung fuel nyo papunta doon. Pangalawa, pupunta doon sa secondary filter.
Laging tandaan nyo, mayroong drain plug yan dito. Para sa tubig, yung purpose nun, para sa tubig. Secondary filter, papasok dito sa, punta dito sa may feed pump, inahan pump, para pag hindi pa umando yung makina, pwede mo bumbahan ng kamay lang para pumasok sa ano natin, sa injection pump. Ito yung papasok sa injection pump. Okay, yun yung pagka binumba natin, papasok sa injection pump. Yun yung pag mag-bleed tayo sa injection pump. Binubuksan natin dito yung number 10 na bolt para lumabas yung hangin. Binubuksan natin yung overflow. Yung overflow na to, tandaan nyo lagi, yung overflow na to sa taas mayroong bolt na 10. Tapos sa ano niya, akala nyo ano lang siya, bungee bolt. Yung isa nito, bungee bolt lang. Yung kabila, return. Baka magbaliktad yung kabit nyo. Tandaan nyo lagi, mayroong 10, number 10 na bladder. Ito yung pabalik sa, mayroong pipe siya, yung pabalik sa return. Yung return lagi, tingnan nyo yung return, nakaangat sa fuel tank. Okay. Tanta nyo lagi yung bungee bolt na to. Akala nyo bungee bolt lang. Mayroong, yung ano yan, may butas lang na siya na maliit para sa return. Ibig sabihin, may mini-maintain siya na pressure dito sa loob ng fuel gallery natin. Yung ba, 3 bar. Yun, pagka umandar na yung na-bleed na natin, sinara. Mini-maintain niya yung pressure dyan sa loob, na pagka binomba mo, di ba, lalabas ang hangin kung magbi-bleed tayo. Binabalik niya dito yung sobra, yung overflow. Tandaan niyo lagi itong ano na to, na mayroong bulitas sa loob. May bulitas at saka spring. Ibig sabihin yan yung overflow lang, yung pinaka-functionan, overflow. Okay. Sa ano natin, sa may injection pump, pag lumabas dito, ay pressure na. Number 6, number 5. Ano natin, tipitin. Ano lahat? Okay. Lahat ng high pressure. Maabot, depende sa ano, bar na binibigyan niya, bar mga 200 to 175 bar, yan yung binubuga ng ano natin, injection pump. Tapos sa injector natin, may return. Ibig sabihin, yung mga injector natin, may return. Yung mga leakage dun sa loob, sa nozzle, bumabalik sa return. Minsan makikita mga ano nyo, dito yan, nakakabit yung return. Okay. Return. Sabihin, okay, series lang sa papunta rito. Walang ibang bulb dito, return lang siya. Okay. Return. Kita yun ang mga naging trouble ng injection pump natin. Nagiging trouble minsan,
brado yung dito, yung strainer dito sa may tangke. Sandali lang ang mga problema sa mga inline pump. Isa-isahin nyo. Okay, dito barado, minsan dito sa strainer sa tangke. Pangalawa, check nyo yung mga filter nyo kung baka mamaya matagal na hindi napalitan. Okay. Pagpasok dito, bago pumasok dito, may strainer siya dyan sa feed pump. Dito sa ilalim, may strainer yun dito sa banjo bolt. Pwede nyo tanggalin yan. Itinanggal yung banjo bolt, may strainer dyan sa loob. Tanggalin nyo lang ng screw. Yan yung nagiging problema minsan ng bakit nagkakahangin yung linya. Dahil dito sa strainer wala siyang mahigop. Yun yung nagkakahangin yun, yung linya. Ito yung accelerator natin. Ito yung patayan sa taas sa injection pump. Okay, mayroong isang tip ako na halos calibration lang yung nakakaalam. Sa mga ibang injection pump dito sa may harap, di ba? Ito yung pinakaano ng control rack. Tagos yan dito sa loob. Control rack. Pag tinanggal nyo tong takip, minsan 17, 22, pag tinanggal nyo yung takip na yan, mayroong makikita kayong control rack. Minsan may makita kayong tornilyo sa loob na nakatusok dun sa control rack. Yun yung tornilyo na yon, yun yung adjustment sa starting. Ibig sabihin, pagka naka patay yung isang makina, nakapalo, nakaabante yung control rack nyo. Pagpatay, pag start, diba, pag in-start nyo yung isang makina, naka-stable lang dyan yung control rack. Ibig sabihin, naka starting position. Malakas yung fuel yan, malakas pag nakabante. Ibig sabihin, yung sa dulo ng control rack, mayroong tornilyo na nakalagay. Yan yung nagiging problema minsan. Minsan natatanggal, kumalang dun sa ano, sa may tabon niya. Kumalang, hindi na nakabalik sa starting position. Kasi kumalang sa loob, hindi na bumalik, hindi na i-start yung isang makina. Yan yung isang tip sa mga ayaw mandar na makina. Yan yung isang pinanggalingan. Okay. Kasi hindi na mamakita yung control rack. Kailangan pag ayaw mandar yung makina, kasi di ba okay na lahat yung mga linya nyo. Mga linya nyo lahat okay na. Yung heater nyo okay naman. Bakit ayaw mandar? Yun yung isang tip ko. Baka dito lang titingnan nyo minsan, baka mamaya na tanggal yung tornilyo o kaya lumuwag. Simple, pag lumuwag, pumalo na. Hindi na siya maka-extend. Kasi pagka sa normal operation, bumabalik yan sa idle RPM. RPM mo 700, 800, babalik yan doon. Mga diesel, mga 500, pwede na. Babalik na yan doon. Sabihin, yun lang yung problema natin. Yung isang dahilan. Okay. Yan lang yung mga nakikita kong problema sa mga diesel. Sandali lang maghanap ng mga problema ng diesel pag ayaw umandar. Pero pag ibang issue, basta pag sa fuel system yung issue, mas madali siyang hanapin. Okay. Pag makikita nyo minsan sa mga nozzle natin, pagka over
return niya, may mga tornilyo dito sa ano, sa mga return 10 na lima 10. Pag napakalakas naman ng return, ano din yan, pangit din sa isang injector yon. Malakas yung return. Kailan ano lang siya. Titingnan niyo yung return pag apalyado yung makina. Baka mamaya injector yung problema. Kasi pagka malakas yung return, mas mahina yung pressure na ibibigay niya. Okay. Yan yung nakikita kong isang problema sa mga injector kasi dati nagkakalibrate ako ng mga common rail tsaka mga mechanical na injector. Susunod, maging topic ko naman yung distributor pump. At least ano naman natin mapamiliarize yung about calibration. Sa ngayon kasi hindi na ako wala na sa calibration, nasa field na lang ako, nasa labas. Kaya ibigay ko sa inyo yung mga basic information about calibration. Mga kamekaniko, yan lang muna yung maibigay ko na mga trouble ng isang makina at saka function. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo yung naging topic ko, i-hit nyo lang yung bell tsaka i-subscribe na rin kung maganda yung aking naging topic. Maraming salamat.